Hello guys, good day, welcome to my channel. Iba na naman ang pag-usapan natin ngayon. Iba na naman ang klaseng daily routine tong gagawin ko. kahapon nagpa blood sugar test ako. Medyo mataas yung sugar, blood sugar ko eh. May mga nire-reseta. Ayoko munang i-take yun. Try ko munang mag-herbal at saka mag-control sa aking food intake. Lalo na sa rice, saka bread. Medyo mahilig pa naman ako sa bread, lalo na sa pandesal na may mga palaman. Lagyan ng butter. Naku po. Number one pala yun. Try ko tong halaman na to. Familiar na to sa inyo. Sa karamihan tong serpentina. Ito. Mukha siyang sili. Pero hindi siya sili. Ayan. Dumayo pa ako ng nito eh. Caloocan, North Caloocan, kasi maraming ganito. Dati talaga may tanim ako na ganito nung nasa pa ako, Palmera. Marami akong tanim na ganito. Madali lang naman itong buhayin. Magtanim ganito tapos may mga siya namumulaklak, namumunga. Yung mga bunga niya, pag lumipad yun o yun din ang tutubo. Kaya dumadami siya. Ayan. Kumuha ako ng marami. Kasi try ko tong gawin mga 2 weeks. Mga 2 weeks ganun. Kung bababa ang aking blood sugar kasi ito ang tinatry ng karamihan na i-take. Sabagay, umiinom naman na ako nito dati kasi nga para makontrol yung sa sugar. Tapos hindi lang naman sa sugar ang benepisyo nito. Marami pa. Mamaya ipakita ko na lang. Pero alam nyo naman tong mga benefits ng halaman na to. Ayan siya. Itong preparation ko. Ito, ilagay ka lang ng ilang pirasong dahon. Yan. Yung iba, pag hindi kaya yung pait, kasi sobrang pait nito eh. Yung iba, nagtatry ng 3 to 5 dahon. Ako, madami to eh. Kaya ko naman yung mapait kasi medyo mahilig naman talaga ako sa mapait. Kagaya ng ampalaya. Pag nagulay ko ng ampalaya, hindi ko yun pinipigaan ng ng katas. Kasi parang sayang yung nutrients eh. Yung iba kasi, di ba, pag nagulay ng ampalaya, pinipigaan in ng asin. Ako hindi. Yung nilalagyan ko lang siya ng konting sugar. Kaya ito, marami itong nilagay ko, mga 10 yata to, 10 piraso. Lagyan lang naman to ng tubig. Hindi siya pwedeng ipakulo ng matagal. Lagyan lang siya ng mainit na tubig. Ayan. Tapos, medyo mga ibabad siya ng mga ilang minutes. Depende sa'yo kung yung tolerance mo sa pait. Bababad ko to ng mga 10 minutes bago ko inumin. Tamang-tama na medyo lumamig na rin yung hindi masyadong mainit. Ang hirap pag guys, yung mag-control ng sugar. Kasi nung bata-bata pa, medyo talagang yung mahilig sa mahilig kumain. Talagang mahilig kumain. Kasi mahilig sa kusina. Nandyan sa kusina.
Kaya mahilig rin kumain. Kaya ito, pagka medyo may edad ka na, lumalabas na ang mga pinagagawa mo ng mga bata-bata ka pa. Kaya advice dyan sa mga medyo hindi pa, wala pa sa edad na minomonitor mo yung health mo. Sa mga nasa line ng mga 30s, 20s, mga ganun. Nako, mag-ingat-ingat kayo sa pag-ano ng pagkain, yung pag-soft drink. Kailangan talagang limitahan. Matatamis. Sabagay, ang sugar naman kasi hindi lang sa matamis na kukuha, nasa rice nga daw yun. Nasa kinakain mong rice, yung mga white bread. Kaya medyo aware lang talaga para makontrol. Kasi once na ano, ito nga, nagkakaproblema na. Okay guys, ipakita ko yung mga benepisyo nito. Sabagay, alam nyo na rin to eh.
alters the properties and flow of bile. Promotes digestion. The purity acts to clean and purify the body, particularly the blood. Expectorant promotes mucus discharge from respiratory system, helps to protect liver and gallbladder function. Hepatocyte protective, hypoglycemic, blood sugar reducer. Kaya nga iniinom ko to. Immunostimulant helps boost immune system. Thrombolytic, blood clot buster. Vermicidal used to kill intestinal worms and helps lupus, diabetes, pus, fevers, fatigue, hepatitis, herpes, leprosy, loss of appetite, swollen lymph nodes, and other lymphatic conditions. Then dyspepsia, dermatitis, eczema. Pag ininom mo pala talaga to dire-diretso. God. Guys, thank you for watching to my channel. Please like and subscribe. Maawa naman kayo guys. Subscribe. Kasi ano ko, bumababa na bumababa yung sub ko. Laging kinakain. Tapos paki-bill all na rin guys. Parang awa nyo na. Okay guys, thank you. Salamat. Susunod ulit.